Hello guys, so ngayong umagang ito wala tayong gagawin kung hindi babalatan natin itong ating coconut na merong jumpsuit dyan. Bago pa lang siyang sumisibol, hindi pa nga nakakalabas yung isa niyang dahon. Kita niyo yung part na yan guys, yan. Kita niyo yan. Hindi pa siya nakakalabas sa shell ng ating coconut husk guys. So ito yung gagawin natin guys. Babalatan natin to, tapos tayo yung pipili ng forma na kung paano natin siya i-arrange sa isang empty bottle natin. So, balatan na natin guys. Wala tayong magawang araw na to, kaya siguro mas mabuti na lang na balatan na lang natin to. So yan guys, kailangan din yung sinatin yung kanyang coconut shell.
Kaya mahirap yung guys yung pagbabalat natin ng coconut bonsai. Kasi nga yung ugat hindi natin kita kaya yan hindi maiwasang madamage yan. Hindi na safety kasi nga tinamaan siya ng ating tapos ito isa naputog ba itong isa. Nakita nyo. Siguro i-update ko kayo someday para nakita nyo kung ano kinalagdan itong ating coconut bonsai na ito. Kaya hindi biro yung paano natin i-provide yung pagsiset ng ating coconut bonsai. Sobra kailangan natin ng maraming effort talaga. Tapos iba yung ang pag-iingat guys. So yan guys, nalinis na natin yung ating coconut shell. So ngayon, ilalagay natin siya sa isang tap. Ito, dito natin siya ilalagay sa case ng pintura. Ayan, sa rain or shine tayo maglalagay. O rain or shine, baka naman. So guys, lalagyan natin siya ng putol na has para yung kanyang ugat. Yan siya tutubo. Para madaling humaba yung ugat niya guys. Yan, parang ganyan lang yung ginawa natin. Yan guys. Tapos guys, ipapatong lang natin to. Yan. Ipapatong lang natin siya ng ganyan. Kung pwede, i-aaris natin yung kanyang ugat ng ganyan. Ganyan guys. Kakailangan na natin ito. Ang kakailangan natin para magpamero siya ng formation. Kakailangan na natin yung ugat niya. Yan. Tapos susuko lang natin siya dyan. Yan lang guys yung ating gagawin. Kakailangan natin ito. Another coconut husk. Para guys, hindi gumalaw yung ating coconut shell. So, yan guys, ganyan lang yung ginagawa natin kung paano natin mag-start ng kung paano maging healthy yung ating coconut bonsai. And guys, ganyan lang po yung ginawa natin. Tapos lalagyan siya natin ng para-para so para
na has para hindi mag-crack yung ating shell ng coconut kung once na medyo mainit yung panahon. Yan, ganyan lang guys. Tapos guys, yung tubig, hanggang dito guys yung tubig. Laging nakahanggang dyan lang yung tubig niya. So yan guys, yan yung ating ginawa. Rose cut na lang natin siya. At pwede na natin siyang ipwesto ng lugar para sa kanya yung hindi masyadong mainit. Kasi nga, delikado din sa kanyang shell. Lagi nung kukugar yung puno niya ng coconut husk para makapag-produce pa siya ng maraming ugat. Lagi nung lalagyan siya dito ng coconut husk para siya yung sisipsip ng tubig. Para laging basa-basa yung puno ng ating coconut bonsai. Para dumami yung ugat niya guys. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kita niyo naman doon sa mga una kong video yung lahat ng aking coconut bonsai dito na collection. Ay puro healthy guys. Kasi nga sobrang effort din yung ginagawa natin. Ganyan lang guys. So yan, na-cover na natin. Kita niyo guys, na-cover na natin yung ating coconut. Shell, yan, hindi na siya kita yung coconut shell. Tapos yan, pupunin na lang natin siya ng tubig. And then, roroscat na natin yan. So, yan guys. Panuurin nyo kung paano natin siya roroscat. Yan guys, roroscat natin to. Start natin dito sa puno. Wala tayo sa site guys. Kailangan natin roscat siya guys para mabilis yung pagsuri ng kanyang dahon. Kasi kung iintay natin magkusa siyang bumuka itong ganitong mga cover ng ating ubod ng coconut bonsai, napakatagal guys. Kaya kita nyo yung aking mga bonsai na pinakikita ko sa inyo ay halos isang dangka lang ang height. Lagi po natin titrim yung kanyang mga dahon para mabilis mabas yung kanyang susunod na dahon guys. Yan, ganyan lang yung roscat na ginagawa natin. Layer layer lang yung paggawa natin ng roscat guys. Hindi nyo pwedeng isagad sa ibaba. Layer layer lang, kailangan may space para hindi mabigla yung ating ubod.
Kasi once na lumutang agad yung ubod natin, eh baka ma lumambot, eh hindi nyo mapakinabangan ang inyong shoot ng maayos. Yung set ng ating coconut bonsai. Medyo mahirap yung sibol niya, nakaliko siya. Kasi nga, nag-iba-iba ng posisyon yung kanyang sibol at yung tayo ng kanyang shell. Kaya napakahirap guys na ating itrim at saka rose cut. Yan. Ganyan lang guys. So yan guys, nakita niyo yung ating ginawang rose cut. Yan. Ni-rose cut po natin sa next, ito yung ating de-develop, ito babaw na to. Siguro mga 2 weeks pwede na natin siyang i-rose cut ulit. Yan guys. Para lumabas ng kanyang panibagong talbos guys. Ito kasi nasa bali tatlo yung dahon niya. Yan. Yan, isa, dalawa, tatlo, tsaka ito. Ito yung kailangan natin laging nililinis guys. Yung mga dahon na to. Para madali siyang bumuhaghag. So yun guys. Yan na po yung kinalabasan ng ating bagong shoot na ating rose cut. So yan, ganyan lang. Tapos update ko kayo someday kung anong kinalabasan ng direction niya. Kasi nga ang direction niya parang nakabagsak siya. So someday makikita ko sa iyo few months para ma-update ko rin kayo. So yun guys, hanggang dito ko na lang tinatapos yung video. Sana muli may natutunan kayo kung paano natin i-start yung ating pag-arrange ng ating coconut bonsai dito sa ating mga bowl na pinaglagyan ng pintura. Meron pa tayo diyang dalawang coconut na stuck dyan sa baba. So yun guys, hanggang dito ko na lang tinatapos yung video. Sana may natutunan kayo. Marami pong salamat. Ingat po tayong lahat and God bless.